Okay, sa mga treasure hunter natin, no? May MariaDB scanner. So, turuan ko lang kayo kung paano mag-install ng ng software sa laptop ng MariaDB scanner, no? So, ito po yung MariaDB scanner natin, nakabukas na po siya. Ang unang-unang gagawin po natin, buksan po natin yung unit natin na box, no? Kailangan nakabukas na. At the same time, kailangan naka-install na rin yun Visualizer 3D ng Maria. Ayan, subukan natin i-uninstall, no? Subukan po natin, no? Try po natin ulit. Subukan natin na mag-uninstall ng Visualizer 3D. Ayan, uninstall ko muna mga ka-TH, no? Uninstall para at least malaman nyo paano siya mag paano i-install, no? So tanggalin natin to, delete natin yung dati. So meron ako dito sa folder, meron akong folder dito sa desktop, no? MariaDB scanner. Ayan. So, ngayon, yung visualizer ng setup natin, i-setup natin yung pinaka-software niya. Click natin yan. Then, next mo lang. Next lang. Then, sunod is next. Then, sunod is next. Next, next lang tayo. Yan. Pag nag-install na yan, finish na. So, ngayon, wala po sa desktop yan nalalabas, no? So, hanapin po natin sa this PC. Punta ka sa this PC. Then, sa local disk C. So, nasa program files po yan, nakalagay. So, Visualizer 3D nakalagay po. I-click natin yan, folder na yan. Tapos, i-send to desktop natin. No? I-send to desktop natin yung yung file name niya, yung file name na Visualizer. Send to desktop, lagay natin. Para ando na po sa yan mismo. Ngayon, since nakabukas na po yun natin, yung box natin na Maria, click natin to, itong visualizer, click. Pag-click natin, naka-open na yan, sure nyo na ang Bluetooth natin is naka-fail, no? Mga guys, mga TH. Puna tayo sa Bluetooth muna. Tingnan natin kung naka-fail siya, no? Ayan. Kailangan add tayo ng Bluetooth. Ayan, no? Add Bluetooth or other services, click. Then Bluetooth, check natin kung may lalabas dyan sa mga yan. Ayan, hanapin natin kung unknown, ibig sabihin yung unknown device is ayan po yung Maria. So click natin yan. Ayan, pag click natin yan, try pa natin. Hindi nag-connect, so gawin natin close natin lahat, no? Yan, so patayin natin din to ng box. Yan, gawin natin, refresh natin, no? Buksan ulit dyan yung box ng Maria. Then pagbukas, then ito naman. So click natin yung Visualizer 3D. Yan. Then, i-close muna natin to. Punta muna tayo sa Bluetooth. Sa Bluetooth. Yan. Bluetooth muna tayo. Yan. Bluetooth settings tayo, no? Check natin ulit. So, ito yung may mga nahihirapan mag-install ng installer ng Maria, no? So, pinapakita ko lang po kung paano gagawin. Yan. Yung nahihirapan lang. So, kailangan lang talaga i-refresh nyo lang yung laptop or yung binaka-box ng Maria. Minsan kasi, hindi nag-prepare yun mismo. Nagde-detect yun mismo, yung connection. No? Ayan, try natin ulit. Try natin ulit. Subukan natin, no? So, ayan, no? Naka-unknown po siya. Click natin yan.
pag-click natin yan, tingnan natin kung lalabas yung pinaka device, no? Check natin to guys, ito pala. Ayan, yung Maria. So, connecting na siya guys. Ayan, so ibig sabihin, naglabas muna siya ng password. Enter po natin yung password, no? Click natin, type natin yung password dito. Wait lang. So, yan mga guys, no? So, type na natin, connect natin. Natin kung kukonnect na po siya. Ayan natin connect. Yan, ibig sabihin, done na po mga ka-TH, no? Yan, sabihin, paired na po yun ano natin, no? Maria natin na nakabukas po itong box natin. So, ibig sabihin, paired na. Ayan, no? So, kapag paired na yan, okay na yan. Click nyo po itong Visualizer 3D. And pag-click nyo po yan, is lalabas po yung mismong sa screen, no? So, ngayon, punta po tayo dito sa may pinaka-column nyo sa taas. Mayroon po nakalagay dito sa file na malapit sa file sa baba, parang papel. Click po natin yan. Then lalabas po yung pinaka new project para ma-install po natin itong mailagay po natin, may input po natin yung mismong gagamitin natin, no? So click mo yan, yung pinaka column na to. Yan, tapos i-click natin yun. Yan, over C2 nakalagay. So, lahat po nakalagay yung method dyan. Lahat po yung operating mode. Tsaka impulse kung ilan po. At tsaka kung ano po interface, kung ano pong COM port, no? Nakalagay COM 3 or COM. May incoming at tsaka outgoing kasi ito. Yan. So, tingnan natin sa COM 3. Okay natin kung mag-okay po siya. Kung gagana. Kapag gumana, dapat magpupula siya. Yan. So, check natin. Ibig sabihin na okay siya, test na lang natin yung ano, yung scanner kung magkakaroon na siya ng image dito sa screen, no? Ngayon, ito po yung pinaka sensor niya na kinabit ko na dito sa box. So, dito na lang tayo sa pinaka box, no? Subukan natin yung new scan, down tayo, then okay, then subukan natin mag auto. Okay, tapos sabihin natin down lang, low tayo. Sabay scan. Tingnan natin kung gagana po sa yan. Yan. So mga 10 dapat hindi pa yan. Mga 10 tunog, ibig sabihin hindi pa yan nag-scan dito sa screen. So pag natapos po yan, tsaka tayo mag-scan ulit. Yan. Tingnan natin kung lalabas. Yun, okay na, lumabas na po siya. Yan. Ayan po siya, lumabas na. Ibig sabihin, gano'n lang po kadali gawin ang pag-install at pag-connect sa Bluetooth, no? So, napaka-simple lang nito mga ka-TH, no? Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Kung sino may mga Maria 3D scanner dyan at gusto pa na bumili sa akin at mga dati pang may Maria at nahihirapan sila at nasira na yung mga laptop nila at wala silang software. So, pwede nyo ako PM, then tulungan ko po kayo. Then,